Gagamitin nga ba ang Edo Tensei no Jutsu sa 5th Great Shinobi World War? Mangyayari nga ba yan ngayong lulusob na nga ang Humanoid Ten-Tails Army sa Konoha? Tutulungan ba ni Orochimaru o Kabuto na i-revive ang mga pinakamalalakas na legendary ninja para muling lumaban para sa Konoha? Sino-sino nga ba yung mga ninja na makikita natin kung mangyari man itong Edo Tensei sa mga susunod na chapters ng manga? Alamin natin. So sa chapter 72 nga ng Boruto manga ay ipinakita nga sa atin na magkakaroon nga ng malaking digmaan sa pagitan ng Hidden Leaf Village at natitirang miyembro ng Kara Organization na si Code kasama ang kanyang Humanoid Ten-Tails Army na gawa mismo sa katawan ng Ten-Tailed Beast. Medyo dehado nga sa labanan na ito ang Konoha dahil wala nga si Ada at Damon para rumesponde at tulungan kaagad ang Konoha. Ang tanging mayroon lang ang Konoha sa kasalukuyan na maaari nilang ilaban dito sa Ten-Tails Army ay si Naruto at Sasuke na mas mahina na kumpara sa dati dahil wala na nga ang Rinnegan ni Sasuke at wala na si Kurama sa loob ng katawan ni Naruto. Pero marami pa namang mga ninja ang Konoha tulad na nga ni Shikamaru at iba pang mga old generation ninjas tulad ni Ino, Choji, Kiba at marami pang ninja mula sa Konoha. Pero kung atin ngang tatantyahin, yung Ten-Tails Army nga ni Code eh siguradong mas malakas sa mga Chunin o Jonin base nga sa composition ng katawan ng mga Humanoid Ten-Tails na ito na gawa mismo nga sa katawan ng Ten-Tailed Beast at sa chakra ni Code na mas malakas pa nga kay Jigen at nalalapit nga yung lakas nitong si Code sa lakas ni Ishiki Otsutsuki. At ang mga kilala nga lang natin na kayang pumalag at kayang makatalo dito kay Code ay si Boruto, Kawaki at yung magkapatid na si Demon at Ada na kasalukuyan ngang wala sa Konoha at matagal pa bago makarating dito. Kaya naman hindi nga magiging sapat yung lakas ng Konoha Shinobi para tapatan itong armada ni Code. Kaya naman kailangan nga nila ng tulong. At mukhang kakailanganin nga na ibalik ang mga legendary ninjas na mula sa old era para resbakan ang Konoha. Marami sa inyo ang nagsasabi na talagang ang Edo Tensei na lang ang solusyon sa digmaang ito. So posible nga bang mangyari yan? Pwede naman. Anything is possible. Depende na lang siguro yan sa utak ng author na si Kishimoto. Pero syempre kailangan pa rin nating magbase sa logic. Pero kung ako yung tatanungin mo kung posible nga ba o hindi, ang isasagot ko sa iyo ay hindi nga pwedeng magamit ang Edo Tensei dito sa digmaang ito. Alam mo kung bakit? Dahil may dalawang proseso nga o dalawang requirements na kailangang ma-meet o makuha para ma-perform ang Edo Tensei. So aalamin natin yan, pero una, sino nga ba ang tutulong at magpe-perform ng jutsu na ito? Si Orochimaru nga ba o si Kabuto? Malaki nga ang chance na si Orochimaru ang atasan ni Naruto at buong Konoha na gamitin ang Edo Tensei. Dahil si Kabuto nga ay nasa malayong lugar mula sa Konoha sa kasalukuyan at matatagalan nga bago siya makapunta sa Konoha para tumulong. At mayroon nga din siyang obligasyon sa kanyang orphanage na kung saan kailangan nga niyang alagaan yung mga ampon dun sa orphanage. Habang si Orochimaru naman ay malapit lang naman at wala namang pinagkakabisihan kundi yung kanyang mga experiments at research lamang. So ano nga ba yung dalawang requirements na kailangan bago maging successful ang jutsu na ito? Una na nga dyan ay ang DNA sample ng mga ninja na gusto nating i-revive. Let's say ang gusto natin i-revive o gusto ni Orochimaru ma-revive ay si Itachi, si Madara, si Shisui, Hashirama, Tobirama, Hiruzen, Minato, ilan sa mga legendary ninjas na ating nakilala at possibly marami pang ninja na mula sa Konoha noon. So para ma-revive nga ang mga yan ay kakailanganin nga muna ni Orochimaru na makuha ang DNA samples ng mga nasabing karakter. So maaari o posibleng hawak pa rin ni Orochimaru yung mga DNA samples ng iba't ibang ninja na kanyang kinolekta noon sa Naruto Shippuden. So 1 out of 2 requirements ay nakuha na. Ang kailangan na nga lang ay yung pangalawa. So ang pangalawang requirements na kakailanganin nga ay ang human sacrifice. Kailangan nga ng tao na isasakripisyo para ma-revive yung mga old generation ninjas na nabanggit kanina. So saan kukuha si Orochimaru ng human sacrifice? Ngayong hindi nga pwedeng mangidnap na lang ng mga tao para gawing sakripisyo tulad ng ginawa noon ni Kabuto. Dahil hindi nga tamang gawin yun para lang gamitin ang Edo Tensei. Kapalit pa ang mga buhay ng inosenteng tao. So ito nga yung isa sa mga balakid na kung saan hindi nga magiging posible na magamit ang Edo Tensei sa kasalukuyang digmaan. Wala nga kasing magiging sakripisyo para gamitin si Orochimaru unless may mga white zetsu na nakakalat pa somewhere na maaaring gawin o gamitin bilang sakripisyo. O maybe gamitin nila yung Shin Uchiha na nasa orphanage ni Kabuto para maging sakripisyo o bilang sakripisyo. Pero alam nga natin na hindi naman papayag si Naruto na gawin yung mga gantong bagay dahil hindi nga makatao yung mga gantong galawan. So may paraan pa nga ba para makahanap ng pwedeng gawing sacrifice si Orochimaru? Di natin sure, pero kung siguro magagawang makidnap ng Konoha Shinobi ang iilan sa mga Humanoid Ten-Tails
na gawa nitong si Code sa kalagitnaan ng digmaan, eh maaari siguro nilang gawing sakripisyo yung mga humanoid Ten-Tails para magkaroon nga ng Edo Tensei Ninja tulad ni Itachi at iba pa. Pero hindi nga natin sure kung gagana ang Edo Tensei gamit ang mga sakripisyo na walang utak, isip o kaluluwa tulad ng humanoid Ten-Tails na gawa mismo sa Ten-Tailed Beast. So pwede nga ba o posible nga ba na gamitin ang Edo Tensei para tulungan ng Konoha laban sa humanoid Ten-Tails? Oo, pero hindi. Personally, 60% hindi at 40% oo. Pero sa mata siguro ng mga creators ng mga anime bilang author ng Naruto at Boruto, siguradong hindi na nga ibabalik ni Kishimoto ang Edo Tensei dahil ang title nga ng Boruto ay Boruto Naruto Next Generations. So nakafocus nga ang istorya sa next generation shinobi tulad ni Boruto, Mitsuki at Sarada at marami pang iba. Gusto nga ng author na next generation mismo yung mag-handle ng mga sarili nilang problema nang hindi nagre-rely o dumedepende sa old generation kapag nasa panahon ng Sakuna. Pag nagamit nga ang Edo Tensei muli, eh magiging katatawanan ang Boruto dahil old generations pa rin pala yung kakailanganin para maging relevant o para maging maganda yung series. Pero ang goal nga kasi ng Boruto, eh maging independent yung Boruto series sa mismong main character lang na si Boruto. Kaya nga unti-unti nilang pinapahina si Naruto at Sasuke para makuha ni Boruto yung spotlight at siya yung maging tunay na bida sa sarili niyang storya. Gusto mo bang makita yung mga uncensored scenes, mga eksenang bastos at brutal na hindi ipinakita sa Naruto anime? Pindutin mo lang yung video na nakikita mo sa screen.